Fourth chapter. Sabaw moment. Oh shoot! Nang biglang bulalas ko. Sabay bitaw sa kamay ng stranger. My God! Nakakahiya! Sobrang sabaw ko ba talaga ngayong araw para hindi agad ma-realize na hindi kay Trey ang hawak kong kamay? Well, malaki, malambot at makinis din kasi ang kamay ng lalaki. Isa pa, ang tagal na nung huling beses kaming nag-holding hands ni Trey. Kaya siguro medyo nakalimutan ko na ang feeling kapag hawak ko ang kamay niya. Urgh! Naramdaman ko ang pag-iinit ng mga pisngi nang tumingin ako sa stranger. I'm so sorry, sir. I thought you were my boyfriend. I wish I was. Natatawang sagot naman ng lalaki na nagpasimangot sa akin. Pero mabilis din siyang tumikim at tumingin kay Trey habang nakataas ang mga kamay. I was just kidding, man. No need to look at me like you want to strangle me. I'm sorry, my girlfriend has poor eyesight and she probably thought I was you. We're even wearing almost identical dress shirts, so I understand her confusion. Paliwanag ni Trey sa halatang nahihiyang boses habang naglalakad palapit sa amin ng estranghero. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at siya na mismo ang nagsuot ng eyeglasses ko. There. Luminaw na uli ang paningin ko kaya nakita ko ang lungkot at sakit sa mga mata ni Trey. Nahihiya ako dahil sa nangyari kaya nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Kaso, napatingin naman ako sa lalaking aksidente kong nahawakan ng kamay. The guy was handsome and he also had fair complexion, just like my boyfriend. Pareho pa sila ng top at gamit na men's perfume, kaya siguro nalito ako kanina. Wow, this dude stood out because of his purple hair, huh? Then the handsome stranger with a vibrant but obviously fake hair color smiled at me. Don't feel too embarrassed, miss. Mistakes happen. I understand that. Isang matipid na ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. Well, go ahead. Sabi naman ni Trey, saka hinawakan ng kamay ko. Pagkatapos ay marahan na niya akong hinila papunta sa counter ng gift shop. Yan na ba ang napili mong stuffed toy? Tumango ako. Walang sabi-sabi na kinuha niya mula sa akin ang stuffed toy para bayaran. Dahilan naman para bitawan niya ang kamay ko. Nang magpresinta siyang magdadala ng malaking paper bag, akala ko hindi na uli niya hawakan ang kamay ko. Kaya naman nagulat at natuwa ako nang mag-holding hands kami ngayong naglalakad na kami papunta sa eye center. Hindi clingy at lalong hindi touchy sa Trey. Kaya kailangan kong isavor ang ganitong moment. Who knew when he was going to be in the mood to initiate physical contact again? Trey, I'm sorry. Malambing na sabi ko. Akala ko talaga ikaw yung guy kanina. It's okay, Bomi. Gentle na sabi niya. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon eh. Bumuntong hininga siya na bihira lang mangyari. Hindi dapat kita iniwan. Nagpout siya. Wala ka bang tiwala sa akin? Meron akong tiwala sa iyo, Bomi. Sa ibang mga lalaki, wala masyado. I mean, you're very attractive. I can't blame them kung magkakagusto sila sa'yo. Natawa siya. Hindi naman ganun ang case sa nangyari kanini eh. Still, para pa rin akong sinuntok sa dibdib nung nakita kitang may iba kang ka-holding hands. Kahit alam ko namang nagkamali ka lang, nagselos pa rin ako. Namula ang mga pisngi niya dahil siguro sa pag-amin niya ng feelings. Sorry. Ang immature siguro pero nagselos talaga ako kanina eh. I will never intentionally hurt you just to make you jealous, Trey. What happened today won't happen again. Pangako ko saka yumakap sa braso niya. He instantly froze, but then eventually relaxed. Trey,
We should do this often. Being physically close, I mean. I like being this close to you. But it's embarrassing to do this in public. Pabulong na sagot naman niya habang marahang inaalis ang braso kong nakapulupot sa braso niya. Lalo siyang nag-blush at hindi pa makatingin ng diretso sa akin. And your chest is pressing against my arm. Oh. Bumitiw na ako sa pagkakayakap sa braso niya at ako na mismo ang bumitiw sa kamay niya. Okay, I'm sorry. Sabi ko, saka nauna nang naglakad papunta sa eye center. Bomi, mahinang pagtawag ni Trey sa akin. Narinig ko siya pero hindi ko binagalan ang paglalakad. Hindi rin naman niya binilisan ang paglalakad para habulin ako. Ramdam kong nasa likuran ko lang siya at mukhang mas komportable siya sa ganoong distansya. Na-feel ba ni Trey na nagtatampo ako sa kanya? Hindi ako mapakali habang naghihintay sa tapat ng elevator. Nakatingin ako sa phone ko at sa pagkadismay ako, isang goodnight text lang ang natanggap ko from him simula pa kagabi. Hindi pa siya nagte-text ng good morning dahil mag-aalas 6 pa lang ng umaga. Baka tulog pa siya kasi afternoon class lang ang meron siya para ngayong araw. Talagang nakatulog pa siya ng mahimbing kahit binigyan ko siya ng silent treatment kahapon. Pagkatapos kong magpagawa ng bagong eyeglasses ay nanood pa kami ni Trey ng sine at nag-dinner sa isang Korean restaurant. Inihatid niya ako sa condo pero hindi siya bumaba ng kotse. Buong duration na yon ay tahimik lang ako pero hindi niya ako tinanong kung may problema ba. Mas na-enjoy ba niya ang date namin kapag tahimik lang ako? Miss, ang aga-aga. Nakasimangot ka na dyan. What do you care? Angil ko sa pakialamero. Saka siya nilingon para bigyan ng peace of mind. Pero kumunot agad ang noo ko nang makilala siya. I couldn't easily forget a guy with purple hair. The guy I mistook for my boyfriend. Narealize ko na nasabi ko pala yun ang malakas ng tumawa ang lalaki. Ang habang endearment naman yan, miss. Nakangiting sabi ng stranger. My name is Cray Park.